So what's up guys, welcome back sa ating YouTube channel. Kamusta kayong lahat mga katay? So ngayong araw na to, kung nabasa nyo sa title, magpapalit tayo ng bracket ng Brembo. And tuturo ko na rin sa inyo kung paano ikabit ang Brembo tupat sa ating mga motor. Magkakapi muna tayo mga katay, tapos kakabit na natin. Ayan. Kakabit na natin. So intro muna tayo. Intro. Papalitan natin ang bagong bracket yan, kasi hindi siya detalyado, hindi ako nagagandahan, tapos lost thread na yan, tignan nyo, lost thread, tapos may mga washer pa oh. Palitan natin yan bracket. Okay, let's go. Simulan na natin ang pagbabaklas mga katay. Let's go. Ayan, bracket 14 para sa caliper bolt sa shock. Ayan, bagay natin, baklasin na natin. So kaya nga nang sabi ko, kaya natin papalitan yan dahil na-lost thread na yung tornilyuan yan sa may ano, na-lost thread yung tornilyuan ng bracket natin sa may caliper, yung sa may papuntang shock. So kaya papalitan na natin. So papakita ko na rin sa inyo kung paano ikabit ang Brembo tupat sa ating mga motor. Applicable to sa lahat ng motor actually, yung ganitong technique ng pagkakabit ko, pakita ko sa inyo. So mga katay, itong Brembo caliper ko is ano, tupat classic Brembo caliper. Purig siya. So matagal na sa akin to, mga 2 years ago pa lang. Nabili ko siya kay Mel Cabanding yan. Kung kailangan nyo kay Mel Cabanding, may caliper siya. Ayan mga katay, nakakabit na ang bago nating bracket. Pero sa tingin nyo, natatapos na dyan yan. Hindi pa yan, may mga twist pa yan. Kasi tingnan nyo. Ayan, sabit di ba? Sabit. So, paano natin na hindi sasabit yan? So, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng mga washer dito at saka sa pagitan ng disc at ng hub. Okay, let's go. Magbe-Brembo caliper ka,
kailangan mo is nakapaloob yung rayos. Yan, gaya nyan. Paloob yung alignment ng rayos. Yan. Gaya nyan, kanina, nakapaloob na yung rayos. Pero, sumasabit pa rin yung caliper. Gagawin natin, lagyan natin ng one set dito. Igatagalawa. Walo yan. Tiga-tigalawa bawat isang butas. Uy, uy, uy. Yan, yung washer niya nasa in between ng hub at disc. Ito nga pala yung caliper kong na-lost thread. Yan. Na-lost thread siya sa mismo kabitan ng caliper sa front shock. Yan. Kaya palitan na. Tagal kong nagamit yan. Mga isang taon din. Ngayon lang nagka-budget kaya papalitan na natin. Lalagyan ko na rin ng washer sa front axle niya in between front shock sa hub and mild. Pero pinaloob ko siya sa loob. Tapos ako lalagay yung hub and mile. Yan, ganyan. Yan, ganyan. Ganun ang forma niya para medyo lumayo yung hub niya sa caliper at iwas sabit sa rayos. Yan, let's go. Pag mag-igpit kayo mga katay, huwag masyadong mag-igpit kasi may tendency baka malostre din yung bracket nyo kagaya sa akin. So, ang ginagawa ko ngayon, banabanayad lang. Sakto, mag-igpit lang, hindi maluwag, hindi mag-igpit na mag-igpit. Sakto lang. Kumbaga sa cook, eh, sakto. Banayad na banayad na skip lang para hindi mapuwersa yung bracket. Okay. Okay. Approve na approve talaga. Diba? Yung. Ayos. So yan. Detalyado na mga katay. Wala na yung mga washer-washer. At ang pinakamaganda noon, hindi na lost thread yung ating bracket. Kagaya nito, naligo sa epoxy steel. Yan. Tagal ko ding nagamit na ito, mga isang taon din. Ngayon lang tayo nagka-budget. Napalitan na rin sa wakas. Yan. Okay. Okay na, okay. Shoutout nga pala sa pinagbilang ko ng bracket kay Boss RBC Garage, Boss Ryan, at sa pinagbilang ko ng mga white gold bolts, Alvin Seno. Kung kailangan nyo ng mga bolts, type parts, mga tigamalabong kayo, dito kay Alvin Seno meron.
At sa mga taga Valenzuela, mga rare parts, meron din dyan kay Boss Ryan, RBC Garage yan, pati caliper.